At yun nga guys, sa video ito, ituturo ko lang naman. Isishare ko yung ginagawa ko kung ano yung tamang pamamaraan ng pagtuog ng manok bago natin siya isalang sa oven, bago natin siya litsunin. May mga pamamaraan yan para hindi siya gagalaw-galaw, hindi siya magalaw sa loob ng oven at safe siya sa loob guys. Tsaka sa video ito guys, panoorin nyo lang kasi tuturo ko rin yung isa sa pagkakamali na nagawa ko din guys, na nadisgrasya yung kamay ko sa pangtuog na yun guys. Kaya panoorin nyo lang ang video na ito hanggang dulo. At ipapakita ko rin sa inyo, ikukwento ko rin, sasabihin ko rin sa inyo kung bakit muntik tumagos yung pantuhog na yun sa kamay ko guys. Ayan. Kung makikita nyo, tinatanggal ko siya sa plastic kasi nga minarinit namin na yan at na-preserved. Tapos yan, makikita nyo, naka-plastic pa siya dyan kasi marinated tong litsyo na to guys. At yun nga guys, natanggal natin siya sa plastic. Ito na siya. Ayan. Na itutuhogin na natin siya sa pangtuhog niyan mamaya. Ito guys yung nakatuhog sa akin ganito. Ito yun siya. Stainless, tapos hindi siya masyadong pointed siya pero hindi siya masyadong matulis yung dulo, kaya yun, hindi siya talaga tumagos din kasi yung balat natin sa ano makunat diyan. Pero ano na siya, uminat na sa ano, yun yung sugat ko guys, so medyo magaling na yung ginawa kong yung vlog na to ay magaling na yan guys. Yan diyan siya tumama sa matulis na yan. Yan. Kaya panoorin nyo lang yung video na ito hanggang dulo guys, kasi kukuwento ko rin kung bakit nangyari yun, yung nadisgrasya yung kamay ko dyan. Yan. Kasi ganito guys, ganyan yung pagtuhog nyan. Yan. Kapag malambot, iso lang problema guys, katulad nyan yung malambot. Yan. Tapos itutulak natin yan siya. Pero hindi dapat ganyan yung tulak. Kaya lang ganyan yung tulak ko kasi nga matigas. And guys, yan, mapapansin nyo malambot siya. Kasi kung frozen yan, yung dibdib niyan, yung paa niya na yan, tapos yung dibdib niya na yan, maano yan, ma-prosen yan siya, matigas. Kaya mahirap talaga isalpak yan guys sa may itutuhogin yan. Kaya yun yung tinulak ko nung time na yun, dindahan ko lang sana kailan dumulas, yun, tumagos talaga, or tumusok talaga sa kamay ko guys, eh, no? Hindi siya masyadong pointed, or hindi siya masyadong matulis, pero pointed siya. Yung tumusok na lang rin talaga sa, nagpabaon na lang din sa akin yung pirsa ko nun, that time na tinulak ko yun, na tinusok ko siya. Kaya yun guys, yung ano, panoorin nyo lang yung video na to hanggang dulo. Ganito siya guys, ganito siya yung itsura niya kapag bagong labas sa freezer, tapos frozen siya. Ayan, mapapansin nyo guys, grabing tigas niyan. Ayan, may ice pa sa loob niyan. Matigas niya siya guys. Ayan o. Kaya dapat, kasi yung mga babae dapat ito naglalabas. Yung mga pumapasok ng 7 to 5 yun yung naglalabas sa freezer. Kasi kami 9 to 9, kaya dapat 7 pa lang mailabas na nila sa freezer pagdating ng mga 9. Na maglilitsyon ay ano na, malambot na yun siya guys. Kaya yung time na yun guys is hindi nila nalabas, kaya kami pa lumabas. Kaya siguro yun din talaga, prosin siya, tapos late na din yun, kailangan na makaluto, kaya minadali ko rin. Kaya yun din yung isa sa sa pagkakamali ko guys, na minadali ko din. Kasi kung hintayin ko pa yun siya guys, mga mahigit mga isang oras pa rin yan guys, kulang isang oras yan guys, hintayin ko pa malumamig yan. Kaya yun, that time nagmamadali ako, pinilit ko na lang. At ayun, mas mahirap rin talaga kapag ganyan, mas maganda talaga ay safe talaga unahin natin yung ano natin, kaligtasan, kaysa yung madaliin natin. And guys, ganyan yung itsura niyan kapag kaprosin guys, so kaya kapag kaprosin hirap talaga itusokin. Yan, ganito yun yung pagtuhog niyan guys. Kapag malambot lang naman kasi is madali lang yan. Halimbawa nito is malambot siya. Ay, mapapansin niyo malambot siya kasi nga ano siya, hindi na siya prosin. Lumambot na siya. At ganyan yung pagtusok niyan, tutusokin natin sa paa, diretso din sa dibdib. Yan, diyan natin kailangan nakangat yung dibdib niyan para lubo siya, or maganda yung pagkaano niya, pagkapwesto niya pag tinusok natin. Tusokin natin yung dulo ng paa niya na yan. And then iangat natin yung dibdib para talagang matusok ba na sa likuran niya. Tapos ipapalapusin natin sa kanyang dibdib guys. Yan, ganyan dapat yung paghawak niyan guys, oh. Para hindi tayo matusok, dapat yung thumb natin nasa gitna, para yung lusot ng dalawang tulis is hindi siya tatama sa kamay natin. Yan, dapat ganyan guys. So, kasi madali lang naman yan kung malambot eh. Yan, dapat naka yung dibdib niya, nakaangat yan. Para maganda yung pagka-plaster niya. Ayan, dapat naka ganyan yung thumb natin sa gitna yan. Yan, ganyan lang magtuhog yan guys. Yan, dapat pantay. Pantay yung kabilaan niya. Kasi kung lamang sa kabila, tapos sa kabila, hindi. Ay magagalaw-galaw yun. That time kasi guys, ganyan siya. Kaya matigas. Kaya yung ginawa ko is, dahil matigas ngayon, pinilit ko. Inibis na ganunin ko lang thumb ko, ay hindi siya makaya kasi matigas. Ang ginawa ko is ginanun ko guys, so sinakam ko yung kamay ko. Ang gagawin ko lang sana guys is idandahanin ko lang, maramdaman ko lang sa kamay ko, kaya lang biglang dumulas. Ramdaman ko lang na dumating yung dulo bago ko na i-ganun ko sa thumb ko. Ganun yung tulak ko na kaya lang dumulas.
ayun, lumusot yung isa dyan sa kamay ko talaga, tumama yung isa doon. Kasi bigla siyang lumambot na, hindi ko na rin malayan. Ayun, kasi tumusok talaga siya dyan. Yung, ayan, yung kanyang tulis tumusok sa kamay ko. Kasi that time, nagmamadali na nga ako, tapos mali pa yung hawak ko. Hindi ko rin expect. Yan guys, yung dulo niyan talaga, yung balat ko sa dulo, uminat na yan. Yan, muntik. Tumagos na siya, kailan din lang lumusot. Kasi nga, hindi siya, pointed siya, pero hindi siya matulis yung dulo. Ayun, hindi mapansin nyo. Pero yung dala na rin ng pierce ako yun, guys. Kaya talagang lumusot na rin talaga, or tumusok rin talaga. Kasi pierce, kasi umawak pa ako dun, guys, sa may parang dulo niya. Para lang dandahanin ko yung pierce ako talaga yung tumusok dun, guys. Ayan, kaya imbis na yung gagawin ko sana doon ay dandahanin ko lang, bago ko ano na, ipapatagos na sa kanyang dibdib, kaya lang biglang dumulas nga, guys. Kaya tumusok talaga siya, yung ano, yung din isa sa mga pagkakamali kong nagawa, guys. Ganito yung tamang paglagay niyan, guys, sa may tuhugan niya, no? Papakita ko sa inyo kapag madali naman siya kapag hindi yan siya purusin. Yan, malambot lang kasi yan yung ano, yung manok na. At saka kahit hindi na natin kailangan ng pwersa dyan, kaya na yan. Tutusokin lang natin yan sa may paa niya. Yan, siguraduhin na natin na medyo baon siya, kasi dapat yung matamaan niya, yung may parang ugat na matigas dyan, lulusot siya doon. Huwag natin sa balat lang, kasi kung sa balat lang, tendency nun, pagka medyo nalutuluto yung balat, matatanggal siya dyan, mapipigtas, malalaylay yung paa niya, dapat medyo baon yan sa may paa niya. Huwag natusok na natin yan. Papalasotin natin dito ba na sa leak sa puwitan niya. Yan. Sigurado rin natin na masama ba sa puwitan niya ba na, kasi kung sa dibdib agad, hindi siya lulubo yung dibdib niyan. Dapat medyo lubo siya yung dibdib niyan kasi pag doon. Tapos papalasotin na natin sa dibdib niya mismo, wag sa bandang liig. Dapat sa dibdib niya lulusot, or pantay sa kabilang dibdib niya. Ayun guys, so pag napalusot na natin, malambot lang naman yan eh, kailan na siya pantay. Yan, okay na yan kapag ganyan. Yan, wag lang talagang mas lamang sa kabila masyado, kasi wigil-wigil yun sa loob ng oven. Ganyan lang yan, guys, yung pagtuhog nyan, napakadali lang. Yan, at ganun lang, guys, sa kabila, kasi sa kabila, sa isang branch namin, yung marami yan naluto ay parang tatlo yun, guys, tatlo yun, ibang klase yun yung pantuhog doon. Dito kasi parang tatlo yung pantusok nya, guys. Pati sa pakpak, tinutuhog pa yon. Dito wala na, guys. Parang ganyan lang, dalawa lang. At ayun, ganyan lang, guys. Napakadali lang magtuhog yan kapag malambot yung manok at hindi siya frozen. At yun, kapag natuhog na natin siya, ay ibabalik na rin natin. Yan, guys, ganyan yung position yan kapag natuhog na. Kapag pantay siya, maganda siya lubo. Tapos pantay siya, maganda yung ikot ng salob ng oven. Kasi yung bigat ng same lang sila. Yan, ibabalik na rin natin. Tapos ilalabas natin yan yung kanyang puwitan na yun, yung iwi. Ilalabas natin yan para maluluto, guys, pati yung pakpak niya. Ibabaliin na natin ng ganyan. Yan, ganyan lang. Isasampay lang natin dyan para maganda yung pagkalitsyon sa kanya. Ilabas natin yung puwitan niya na yun, tapos yung liig. Kasi pag nakatago yun, guys, hindi siya matutosted, or parang mahihilaw yan siya, guys. Kaya ganyan. Ganyan yung pagtapos nito, ganyan natin yan para maganda yung pagkaluto niya doon, guys. Ayan. Maraming salamat, guys, sa panonood ng aking video. At ito nga, guys, ganito yung pagluto sa kabilang branch namin, guys. So maramihan ito, nakakailang salang sila nito, mga siguro sa maghapon, dipindi minsan nakadalawa, tatlong salangan sila, dipindi kapag maraming customer. Kaya yun, guys, abangan nyo yung mga susunod kong video. Marami pa akong ma-upload dito sa aking YouTube channel ng mga tip, tutorial at mga useful tip na gusto kong ibahagi sa inyo. Kung gusto nyo naman itong video, please support my YouTube channel, subscribe and hit the bell button para maging updated ka sa mga susunod.